Welcome to Maggie Food DIY TV. Welcome back to my channel, mga ka-foodie! Ngayon gagawa naman tayo ng panibagong cake, panibagong araw, panibagong cake. Bali, tatawagin ko itong Candyland Teen Cake. And bali dyan, nag-assemble muna ako and nag-crumb coat bago ako nag-frosting, bago ako nag-video. Then yan, pre-frosting ko na siya. I use Whip It and nagkulay lang ako ng food coloring na gel, color blue. Then, hindi ako yung baker na nilalagay ko pa sa piping bag kasi gusto ko mag-less ng expenses kasi sobrang mahal na mga bilihin ngayon. Then, ginagamitan ko lang siya ng spatula and ng scraper. Then, ganyan, about sa icing, gaya nga ng sa mga previous vlog ko, sa pag-coat ng icing, kailangan relax lang magaan yung kamay mo at hindi ka gigil para hindi mo makayas lahat ng cake. Bali yan, pagkinisin mo lang siya, then linis-linis ang gilid. And about yan sa paglagay ko ng cake sa drum board, ay hindi siya pantay kasi sinadya ko yan kasi nga marami pa siyang details na ilalagay. Kaya para-paraan para kung paano mo magagawa ng maayos yung cake mo. Then bali dyan, naglagay na ako ng chocolate drip. White chocolate lang yan siya, Bakersfield ata yan, oo. Then, nilagay ko lang siya ng gel food color na pink. Then, microwave ko and masyado siya dyang runny pero okay lang kasi halos same naman sa pinagayahan ko na halos runny din yung ano doon. Then, bali yan, after ko i-drip siya, nilagay ko muna siya ng almost 5 to 10 minutes sa rep para mag-set yung chocolate at hindi siya mag-run masyado. Baka mamaya lumabas pa siya sa board. Then, after ko ma-chill, yan, nilagay ko na yung mga topper. Then, about pala sa mga topper na yan, kasi isa yan sa mga rush order ko, then, hindi ko pa alam kung saan ako maghahanap ng mga candies. Then, buti na lang sa paglibot-libot ko dito sa amin at nakahanap ako sa isa sa mall dito and awa ng Diyos, halos lahat naman ng candies na kailangan ko nandoon. Then yan, naglagay-lagay lang ako, mga lollipop. Then, isa lang yung candy ata na hindi ko nahanap doon kaya ginawan ko na lang siya ng paraan. Gumamit ako ng fondant and nilagyan ko lang siya ng tylus para mag-set ng maayos yung candy na kailangan ko. Bali, yan siya yung candy siya na bilog. Lollipop ata tawag dyan nila. Then, about pala sa mga ganyang topper, kung ikaw mismo yung gagawa, dapat advance ka gumawa ng mga ganyan. Kasi nga, kailangan mo pa siyang patigasin. Kasi kung on time mo siya gagawin, may posibilidad na mag-collapse siya, masira ba. Kaya kailangan advance mo siya mga 2 or ay sa akin ano ko lang siya ginawa one day before gawin yung cake para matigas na matigas siya, although nakakain pa rin naman siya pero set talaga siya, sure ka na hindi siya masisira. Kaya yan guys, ipapakita ko na lang yung final look. Naglagay na lang ako ng mga edible sprinkles dyan at kung ano-ano pang mga dapat kong ilagay. Bali, ipapakita ko na lang sa dulo yung ano niya, final. Oh, di ba guys? Yan na guys. Di ba ang ganda-ganda niya? Kaya isa to sa paborito kong mga cake. Sana kayo nagandahan din. O di ba tingnan niyo yung mga candies na nagsha-shining, shimmering, splendid. Char-char. Sana natuwa kayo. That's all mga ka-foodie. Thank you for watching my video and please like,
and subscribe my channel, and don't forget to click the notification bells para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Bye-bye!